Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. Ngayon, ipagpapatuloy na natin ang chapter 30 ng Slam Dunk Inter High. Pero kung bago ka na sa channel na ito, i-like at subscribe mo na at huwag mo natin kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Susubukan ko na mag-upload ng dalawa o higit pang video kada linggo. At bilang support na din sa ating channel, huwag mo na din sana i-skip ang ating ads. At mag-recap muna tayo sa nakaraang video natin. Ay na nga, sa nakaraang video natin, nagsimula ng magpakitang kila si Sawakita kay Rukawa. Habang si Rukawa naman ay pilit na binabawian si Sawakita. At dito na natapos ang chapter 29. Ngayon, ipagpapatuloy na natin ang chapter 30 ng Slam Dunk Inter High. Dito makikita natin si Rukawa na nakalusot na nga kay Sawakita. At talaga namang ikinagulat ito ni Masahiro. Itong number 11 na ito ay talaga namang napakabilis niya at mukhang kakailanganin ni Sawakita ng tulong ko. Yan ang sabi ni Masahiro habang nakahanda na para sabayan si Rukawa. Sabi naman ni Sakuragi, walang nagbabantay sa henyo, kaya naman pagkakataon na ito. Nabiglang itong sumigaw, Rukawa, ipasa mo sa akin dali! Ngunit si Rukawa ay bigla namang tumalon para gumawa ng isang slam dunk. Kahit na sinasabayan ito ni Masahiro. Ano ang pinaplano mo? Ipasa mo sa akin! Yan ang sabi ni Sakuragi habang natitig kay Rukawa. Sabi naman ni Rukawa sa kanyang isip habang gumagawa ng isang slam dunk. Maging isang number 1 high school player sa Japan. Nabiglang naisulat na ni Rukawa ang ginawa niyang slam dunk habang nakasabay si Masahiro sa kanya. Naikinagulat talaga ng lahat ng manlalaro. At nang nakababa na si Rukawa galing sa slam dunk, sabi na lang nito na, kung ang Sano ang numero unong kupunan sa Japan, ipinapangako ko na pababagsakin ko sila. Dito ay talaga namang biglang naging seryoso na si Sawakita. Simula nang narinig nito ang sinabi ni Rukawa. Habang ang coach ng Sano ay talaga namang nagulat sa ginawa ni Rukawa. Ha? May tao ba talagang kayang gawin ang estilo ng pag-atake ni Sawakita? Sabi naman ni Haruko, siguro pwede tayong manalo. Nang bigla nitong tinakpan ang kanyang bibig dahil na nga sa baka marinig ito ng ibang fans ng Sano. Sa kabilang banda naman, ano? Ang Sano? Yan ang sabi ni Hiroshi. Sagot ng coach nito, siguradong nagulat ang mga reporter sa sinabi mo kasi parang naaaliw ka pa sa kanila. Sagot ni Hiroshi, pero hindi ko po talaga sila kilala. Sagot ng coach nito, kalimutan mo na nga, pero ang totoo talaga, kailangan ka pa rin namin para pabagsakin ang dinastiya. Sagot ni Hiroshi, Tiyo, mukhang maganda ang laban doon ah. Sagot ng coach nito, oo, dahil ang dinastiya ng Sano ay sikat talaga. Balik tayo sa court. Dito makikita natin ang lahat ng fans ni Rukawa na talaga namang naiiyak sa tuwa. Dahil na nga sa ginawang slam dunk ni Rukawa. Pati ang ibang tropa ng Shouko ay talaga namang todo ang suporta sa kupunan na ito. Ang galing mo, Rukawa! Ang ganda na ipinapakita mo ngayon, Rukawa! Ipagpatuloy mo lang yan! Kaya mo yung si Sawakita! Yan ang sigaw ng mga tropa ng Shouko. Habang ang ibang manonood ay talaga namang napapahanga kay Rukawa. Ang galing ng number 11 na yun! Nalagpasan niya si Sawakita, pati si Masahiro ay hindi siya kinaya. Yan ang sabi ng mga nanonood. Habang si Masahiro ay nakahawak pa din sa kanyang kamay. Dahil na nga sa nabalian ito. Napahiya ka no? Yan ang sabi ni Sakuragi. Sagot ni Masahiro, anong sinasabi mo pulang buhok? Sagot ni Sakuragi, bakit mo hinayaan na gawin ni Rukawa yon? Kung ako ang kaharap ni Rukawa, sisiguraduhin ko na mapipigilan ko siya agad. At dito ay makikita natin na nakarating na sila Hiroshi at ang coach nito. Kung saan naglalaro ngayon ang kupunan ng Sano laban sa Shouko. Ha? Nilamangan sila ng Shouko? Yan ang sabi ng coach ni Hiroshi. Sa kabilang banda naman, makikita natin si Masashi na biglang lumapit kay Sawakita. Naikinagulat talaga nito. Sawakita, hindi mo pa napanood ang tape kagabi? Sagot ni Sawakita, bakit gulat na gulat ka? Eh ang hirap kayang panoorin. Sagot ni Masashi, pustahan. Dahil sa pagkakamali mo, siguradong mawawalan ka na ng mga fans. Sagot ni Sawakita habang napapalingon kay Masashi, ano naman? Eh wala naman akong pake sa mga yan. Nang biglang lumapit si Pokatsu kay Sawakita at sabay-sabi na,
Gawin mo lang kung anong gusto mo, yo. Dahil kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang ace namin, yo. Ikaw pa rin. Dagdag pa nito. At kung palagi nagkakamali ang ace namin, lalakas ang loob ng kalaban, yo. Kaya naman, ang dapat mong gawin ay huwag mo nang hayaan pa na maulit ang nangyari kanina, yo. Dahil kung hindi, ay papalitan kayo. Sagot ni Sawakita, hindi na ako magkakamali pa. At dito ay binabantayan niya na si Rukawa. Nang bigla itong nagsalita, Hoy Baliw, aaminin ko, kasalanan ko talaga ang nangyari kanina dahil nagpabaya ako at nakalimutan ko ang mga napanood ko sa team. Dagdag pa nito habang itinuturo si Rukawa, nakakahiya, alam mo ba yun? Dahil ayun ang unang pagkakataon na nakapuntos ka sa akin. Subalit ayun na rin ang huling pagkakataon mo. Pero huwag ka mag-alala, dahil binigyan mo ako ng lakas para makapaglaro ng maayos. At dito ay patuloy lang sa pagkwento sa Sawakita kay Rukawa. At hindi nito napansin ang bolang itinasa sa kanya ni Ichinokura na talaga namang ikinagulat ni Masashi at Fukatsu. Dahil na nga sa nakuha ni Rukawa ang bola na itinasa ni Ichinokura. Hala, anong nangyari? Yan ang sabi ni Sawakita. Habang tinitignan si Rukawa na tumatakbo habang hawak-hawak ang bola. At nasabi na lang dito ni Rukawa sa kanyang isip, ang numero unong manlalaro ay isa palang gunggong. Habang ang ibang manlalaro ng Shoufu ay talaga namang napatayo sa kanilang mga kinauupuan. Makakapuntos ulit siya, sigurado. Rukawa, nakalusot siya. Yan ang sabi ng ibang manlalaro ng Shoufu. At dito makikita natin si Rukawa na nakahanda na para gumawa ng puntos. Nang bigla itong natapik ni Sawakita na ikinagulat talaga ni Rukawa. Ano? Pero paano? Yan ang sabi ni Rukawa. Nang biglang pumito ang referee at sabi-sabi na, White number 9, foul! Sagot ni Sawakita na talaga namang gulat na gulat, ha? Foul? Dito ay biglang lumapit si Masashi at Fukatsu kay Sawakita. At inakbayan nila ito sabi-sabi, palit na muna! At nang pinalitan na si Sawakita, nasabi na lang dito ni Coach Dumoto, kung ikukumpara kila Masashi at Fukatsu, kailangan pa niya talaga munang mag-focus. At kung husay naman ang pag-uusapan, wala namang problema sa kanya. Sa kabilang kupuna naman, nasabi na lang dito ni Coach Hansai, tinanggal ang ace sa laban. Kogure, may pagpalit ka kay Rukawa pagkatapos niya mag-free throw. Sagot ni Boy Labo, opo, sabi nito sa kanyang isip, ano kaya ang plano ni Coach Hansai? Bakit ang agad niyang pinapalitan si Rukawa? Nang naisip na ni Rukawa ang kanyang free throw, agad namang naipagpalit dito si Boy Labo. Rukawa, palit tayo! Yan ang sabi ni Boy Labo. Sabi naman ni Rukawa, bantayan mo ang number 6. Sagot ni Boy Labo, sige, ako na ang bahala. Nabiglang nagkatitigan si Rukawa at Sawakita na para bang kahit nagpapahinga na sila ay naglalaban pa rin silang dalawa. Nasabi na lang dito ni Sakuragi, huwag ka nang babalik pa, bumbong. Sabi naman ng ibang manonood, pinagpahinga muna ng bawat kupunan ang kanilang mga ace player. Sabi naman ni Maki, halos 4 na minuto na ang lumipas. Mahalaga na magpahinga muna sila para mahabawi. Sagot ni Kyota, eh kasi mahina talaga ang lalaking yan at hindi naman malakas. Buti na lang ako, hindi ganyan. At dito makikita natin si Rukawa na talaga namang naging seryoso na. Dahil na nga sa totoo lang, puntos na sana yon. Nang maalasan si Rukawa kay Sawakita, subalit napigilan naman ni Sawakita ang bola sa kanya. At ang tiwala ni Rukawa sa kanyang sarili ay biglang naglaho. Ang talunin si Sawakita ay nawala na sa kanyang isipan. Nasabi na lang dito ni Rukawa sa kanyang sarili, Wisit! Nang biglang magpapalit na naman ang sano ng isang player nila. Magpapalit na naman ang sano? At si Masahiro ang maikipagpalit. Yan ang sigaw ng mga nanonood. Habang si Masahiro ay nakahawak pa din sa kanyang kamay dahil na nga sa napilayan nito. Noong sinabayan nito si Rukawa, nasabi na lang dito ni Sakuragi, paalam, poste ng ilaw. Sagot ni Masahiro, ano? Poste ng ilaw? Sabi naman ni Kakuta, wala ang number 5. Kayang-kaya na ni Sakuragi yan. Nabigla itong naging seryoso at sabay-sabi, teka lang, siya ang... Dito ay talaga namang gulat na gulat ang lahat ng manlalaro ng Shouko. Dahil na nga sa sobrang laki ng pumalit kay Masahiro.
Narito na siya! Ang bahulong na si Migyo! Yan ang sigaw ng lahat ng nanonood. Sabi naman ni Ahagi na talaga nagtataka. Migyo? Nasabi naman ng coach ni Hiroshi. Mukhang may pagkakataon siyang makapaglaro ulit ah. At sigurado ako, sa buong paligsahan, mas higit na mas malaki siya kaysa sa'yo, Hiroshi. Balik tayo sa court. Nasabi naman dito ni Migyo, pasensya ka na kuya. Sagot ni Masashi, bakit ka humihingi ng pasensya? Wala ka namang ginagawang mali. Habang si Sakuragi ay talaga namang nagtataka, ano? Siya ang magiging kalaban ko? At dito na natatapos ang chapter 30 ng Slam Dunk Inter High. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like sa ating video. At shoutout muna tayo para sa mga iilang miyembro ng ating channel. Shoutout sa'yo,